Praise God! Wow! Tunay na napakasarap sa presence ni Lord. Amen? At walang anuman o kung sino pa man ang makakapagpalit o makakatapat o makakasobra sa ano pa man. Amen? So praise the Lord! God is good! Wow! Pwede bang sabihin natin, God is good! And all the time, God is good all the time, and all the time, God is good. Praise the Lord. Wow, sino dito ang excited na sa word ni Lord? Ah, can I hear an amen? Lahat ng mga excited, sumigaw ng amen. Yes, praise the Lord. Lahat tayo ay excited because we know that the presence of God is in this place. At alam natin that God has a word for us today. Wow, praise the Lord. Alam niyo po, ngayong panahon na ito, ngayong year 2022, we have this theme in our church that this year's gonna be a year of miracles and wonders. Pwede po bang sabihin nga natin yon? Sa buong puso, ha, nang may conviction at naniniwala ka, this year's gonna be my year of miracles and wonders. Come on! Amen. Diba? Itong taon na to, it's gonna be my year of miracles and wonders. At sa lahat ng mga nasa online natin, ayan, i-comment nyo rin yan, diba? This year's gonna be my year of miracles and wonders. Ngayon po tayo ay nasa ano na, matatapos na po ang first quarter of the year. Wow! Praise the Lord! Palakpakan mo natin ang Panginoon! Amen! Palakpakan natin si Lord, yung malakas na palakpak para sa Panginoon! Wow! God is good! Amen! Akalain nyo, di ba? 2020, nung nabalitaan natin itong COVID na ito, nakalipas ang 2020, praise the Lord, nakalipas ang 2021, hallelujah, you are alive, amen? At ngayon ay nasa 2022, praise God. And this year, we are receiving that we have a God, that we are serving a God who is the God of miracles and wonders. Marami po sa atin dito ang naka-experience na ng mga miracles ni Lord. Amen? Kung ikaw yon, sabihin mo nga, ako yon. Ha? Ako yon. Praise the Lord. Amen? Thank you, Lord. Naalala ko, di ba? January, we spent a new year, yung New Year's Eve, na usually, di ba, masaya ganyan, kainan, reunion. Pero this year was entirely different for our family. Nung nag-start ang New Year na ito, talagang nasa bahay lang kami, may sakit yung mga apo namin, di ba? But we really praise the Lord kasi pinagaling ng Panginoon. Amen? So God is so good. God is the God who performs miracles and wonders. Praise the Lord. May tatanong po ako sa inyo, mga kapatid. Yan, pwede nyo po itong sagutin. Yan, pwede po kayong mag-comment o pwede pong sa isip nyo lang. Yan. When was the last time, yan, you feel afraid? You feel terrified? You feel unsured? Yan, with D po yan. And you feel helpless. Naranasan nyo na po ba yung ganyang pagkakataon sa ating mga buhay? Yung po bang nandun tayo sa point of our life na hindi wala na tayong magawa? Yung bang nandun ka sa punto ng buhay mo na hindi mo na alam ang gagawin mo? Siyempre, di ba, kung ikaw ay naririto ngayon, you have Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior, you can say, yes, I know that my God is alive, my God is here, my God is with me. Pero bakit natatakot ako? Diba? Bakit natatakot pa rin ako? Ngayon po, we have this Each One Love One, ayan, campaign. This is an intentional evangelism. Kumbaga, intentional, talagang nagpe-pray tayo ng taong idadalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Intentionally, we are praying and connecting to these people that our loved one that we are praying. Amen? So, meron tayong mga
nararamdaman may mga pumipigil sa atin, di ba? Sometimes we are afraid. Minsan, nahihiya, di ba? Sino dito yung ganon? Yung, ito talaga, mahal ko talaga siya eh. Gusto ko talaga siyang makakilala sa Panginoon, di ba? Pero nandun yung parang may pumipigil sa'yo na sharean mo siya ng gospel, o nandun yung meron kang natatakot ka, da? Naku, naalala ko dati yung nung may sakit yung tatay ko po, talagang pinagpe-pray ko siya mula nung nakilala ko sa Panginoon. Siyempre, kasama sa prayer ko talaga na makakilala siya. Naalala ko yung isang gabi na brown out, tapos umuulan, tapos nagpe-pray talaga ako nung kasi kagagaling ko lang sa prayer meeting, na nagpe-pray ako, talagang God has put in my heart to share the word, the gospel sa tatay ko. Naalala ko, ando kami sa Hillcrest sa Cubao. Umuulan nun. Tapos nung nakita ko yung tatay ko, kinakabahan talaga ako. Talagang kinakabahan ako kasi natatakot ako na i-share ko sa kanya yung word of God. Tapos alam niyo nung shinare ko sa kanya yon, grabe, pinagalitan ako. Alam niyo nung pinagalitan ako, umiiyak ako. Natatakot ako, umiiyak ako. Pero you know what? I sinumbong ko lang kay Lord. I just cried out to God. And alam niyo, kinabukasan, na-strengthen ulit ako. Yeah, di ba? Ganun tayo, di ba? Every time na natatakot tayo, every time na meron tayong mga hindi natin magawa o yung mga nahihirapan tayong gawin, di ba? I don't know what your situation right now, sa mga nasa online, sa mga tao na nandito, I don't know. Maybe some of you are merong kabigatan sa inyong mga dinadala sa panahon na ito. May mga tao are now struggling in their finances. May mga tao na nag-struggle when it comes to their family relationships. Merong mga struggles when it comes to health conditions. Yan. But tonight, may good news. Amen? Sino yung gustong may good news? Ha? Di ba? May good news tayo ngayon that we are going to experience the miracles and wonders that God has for us. Amen? Are you excited, church? Huh? Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi po ng John chapter 16, verse 33, I have told you this so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ayun naman pala, di ba? Ang sabi ng Word of God, ang sabi ng Word sa atin ngayon is that in this world, you will have trouble. Kaya ang trouble pala ay normal lang sa mundong ito. Di ba? Summer ngayon, pero kahapon umulan. Di ba? Parang may trouble, parang merong hindi normal sa normal na kondisyon, di ba? Kasi sa mundo daw na ito, ganoon. Marami daw iba't ibang troubles. Kaya kung ilang taon ka na ngayon, imaginein mo, ilang troubles na yung na-experience natin, di ba? Sila Noah at sila Judah nga, di ba? Bata pa lang, grabe Jess, no? Ang daming troubles na naranasan niyan. Si Noah na meningitis, pulmonya, pneumonia, na COVID, na amibiasis. Grabe, no? But praise the Lord, we have overcome the world. Amen? Sino dito yung sabi mo nga, I have overcome. Yes, praise the Lord. Alam niyo po, inaalaw ni Lord yung mga trials na yan sa ating buhay. May purpose. Yan, sabihin nga natin, may purpose. Inaalaw ni Lord yung mga trials na yan. Number one is to humble us. Yes, to humble us. May mga pagkakataon kasi na akala natin, kaya na natin. Are you with me, church? Sa mga nasa online, di ba? May mga pagkakataon na akala mo, kaya mo. But I want you to know that apart from God, you can do nothing. Amen? Kung wala ang grasya ng Panginoon, iidilat ang mga mata natin sa umaga, hindi natin kayang gawin.
ni matulog sa gabi. Hindi natin kayang gawin by our own. Amen? It is only through God, through His power and His grace and mercy upon our lives. Kaya may mga troubles, kaya may mga trials na inaallow si Lord sa buhay natin is for us to humble down. Amen? I-acknowledge natin na ako, grabe, kung wala ang Panginoon, wala talaga. Amen? Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2, verses 8 to 10, three times, si Paul po ito, nung ando na siya sa mahirap na sitwasyon, ang sabi niya, three times I pleaded with the Lord to take it away from me. Huh? But He said to me, ang sabi ni Lord sa kanya, Paul, My grace is sufficient to you. At gusto kong sabihin ito sa inyong lahat ngayon. This is what the Lord wants to tell you. My grace is sufficient for you. Hallelujah. My power is made perfect in weaknesses. Hallelujah. Therefore, I will not boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Praise the Lord. Amen. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah! Amen? Amen? Sino dito yung nanghihina ngayon? Ang sabi ng salita ng Diyos, for when I am weak, for when you are weak, then you are strong. Praise the Lord. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Ang nais ng Diyos, i-acknowledge natin that our strength comes from Him. Amen. Kahit nga gano'n ka kagaling, ha? Kahit gano'n ka kalakas, kahit gano'n ka kayaman. Hallelujah. Galing yan sa Panginoon. Amen? And sometimes, all those trials in our lives, God allowed it for us to humble down ourselves with God. Huh? We are getting the right perspective. Ang sabi ng 2 Corinthians 1, 8 to 9, ang sabi, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. This is the time na parang akala ni Paul, mamamatay na siya. We were under great pressure, sabi niya, far beyond our ability to endure. Gano'n kaya kahirap yun, ano? So that we despaired our life itself. Verse 9, indeed, we felt we had received the sentence of death. Akala niya wala na, mamamatay na, di ba? But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Wow! Praise the Lord! Amen? God is good! Amen? Yung mga pagkakataon na akala mo wala na, naalala ko tuloy si Pastor, no? Mag-one year na, no? Sabi niya ganun. Nung nandun daw siya sa panahon na nasa hospital siya, akala niya mawawala na, akala niya tapos na. Tapos nag-usap kami nung gabi, sabi niya, sabi ko, maalala mo yung sweetest moment, naalala ko tuloy, yung sweetest moment natin is nung ando tayo sa hospital, kasi po nung nasa emergency kami, hindi kami magkatabi, kasi syempre emergency, siya lang yung nasa kama, nasa upuan lang ako. And siguro mga ilang araw yun na natutulog ako nakaupo. Pero nung that time, na nalipat kami ng kama, tapos tinabihan niya ako, grabe oh, parang, nung niyakap niya ako, naku, naalala ko. Nung niyakap niya talaga ako. Sabi niya sa akin, parang ang sarap-sarap ng yakap niya. Parang yun yung pinakamasarap niyang yakap sa akin. Tapos sabi niya sa akin, nung isang gabi na matutulog na kami, niyakap niya ako. Sabi niya, alam mo, sabi niya, dati, nung nasa hospital tayo, nung niyakap kita, akala ko yun na yung huling yakap ko sa'yo. Grabe, di ba? Alam niyo, those moments, inaalaw ng Panginoon yun. Amen? Bakit inaalaw ni Lord yun? Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-humble down tayo sa Panginoon. Amen? Na kahit ano tayo sa near-death situation, or kahit na, di ba na may mga pagkakataon sa buhay natin, nakakala natin wala ng pag-asa. Amen? Pero may pag-asa. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Amen? Ngayon pag nakikita ko si Pastor, mas malakas siya dati.
nung bago siya nagka-COVID. Actually, mas gwapo siya ngayon, di ba? Kaysa nung nagka-COVID siya. Praise the Lord. Amen. God can renew our strength. Amen. God can bring back to us more than what was lost. Amen. Praise the Lord. Amen. Kung andito ka ngayon, ang hina ka spiritually, I want you to know that God can restore you. Amen. Much, much greater than before He called you. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan lang natin mag-humble down sa Panginoon. Kailangan lang talaga humility, mga kapatid, eh, di ba? Kasi ang Panginoon, siya ang nagpo-produce, eh, di ba? Siya talaga, eh, siya yung nag-o-open ang mga doors, siya yung nagbe-bless, lahat, eh, siya ang nagbibigay ng kalakasan, kaya kailangan humble tayo sa Panginoon. And secondly, to test our faith. Totoo po yun. Si Lord tinitest yung faith natin. And alam nyo pa, after the testing, you are a better person. Mas malakas ka dati. Ha? Hindi, after the testing of our faith, we are a new us. You are a new you. Meron ka kasing naranasan na hindi mo pa naranasan dati. Di ba? Kaya kapag ka nandun ka sa testing of trials of your faith right now, rejoice, be glad, ah, masakit yan, ah, di ba? Ano yan, nakakatakot yan, pero level up mo yan, hallelujah. Are you with me, church? Level up mo yan, kasi pag napagtagumpayan mo yan, ibang level ka na ngayon than before, di ba? Praise God. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verses 7 to 8, these have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, who perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen? Amen? So, sino dito ang nagagalak? May trials ka ngayon, ha? Sino dito ang nagagalak na, oh, testing of faith ko to? Gusto ni Lord mag-level up ako, ha? Ganun ang mindset natin, ha? Gusto ni Lord mag-level up ako. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verses 7 to 8, ito tayo, mga kapatid, ha? Praise the Lord. Though you have not seen Him, you love Him. Sino dito yung hindi pa nakita si Lord, pero mahal mo na si Lord? Ah, sino dito yung ganon, di ba? Hindi ko pa nakikita si Lord, pero mahal ko na siya, di ba? And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Hallelujah. Amen. Sino dito yung masaya ka ngayon, andito ka? Sino dito yung masaya ka ngayon? Kasama mo ang mga brethren mo. Maaring online yan, but you know, in spirit, we are one. Amen. Alam niyo, kanina nagbo-browse ako sa Facebook, natutuwa talaga ako kasi ang dami ko mga churches na nakikita na nag-o-open, nagkakaroon na ng physical gatherings. Amen. Praise the Lord. God is so good. Amen. And marami talagang mga nabubuksan ng mga open doors ngayon. Wow, di ba? Mga opportunities. Kahapon po, praise God kasi nagkaroon tayo ng IRAC gathering. And talagang ano, marami nakakilala sa Panginoon. Di ba? Parang nakita ko yung report is kulang-kulang 100 yung umattend. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Di ba? Nagkaroon din tayo kahapon ng Overtake. Yun yung ating Young Professionals Gathering. Praise the Lord. Of course, sa paglilid ni Brother Jaime, praise God sa iyong buhay. God is good. At ang ating IRAC Gathering sa paglilid naman ni Pastor Gideon. So praise the Lord. May ginagawa ang Panginoon. Amen? And that is to really test our faith. Mga kapatid, there will be trials, there will be hardships, but mapagtatagumpayan natin yan. Kaya, pwede bang ngiti muna tayo, mga kapatida? Ngiti muna, di ba? Ngiti-ngiti lang, di ba? God is good. At may isa pa yan. And of course, one is to equip us to help other people. Alam nyo kasi, iba kapag ka napagdaanan mo na yun. Amen ba? Iba pag nandun ka na. Alam mo yung experience na nandun, alam mo how is it to be there. Amen. Nagkakaroon tayo ng compassionate. Alam mo na yung paano yung pakiramdam na nandun sa sitwasyon na yun. Di ba?
Si Pastor, after namin magka-COVID na family, pag may nababalitaan kaming may COVID din, grabe yung concern namin. Talaga nagpapadala kami kung ano yung meron kami. Di ba? Nag-share kami. Bakit? Kasi alam ko yung pakiramdam ng nandoon. Di ba? Alam ko eh. Kaya kapag ka, kung ano man yung naranasan mo, kapatid, kung meron kang in deep pain, di ba? Kung merong naranasan mo kung anumang sakit yan, kung naranasan mo kung anumang kondisyon ng buhay, di ba? Pag naranasan mo yan, alam mo yung pakiramdam doon. Pag nakakita ka ng iba, anong gagawin mo? Di ba? Tutulong tayo doon. Di ba? Mag-e-encourage tayo sa kanila. Di ba? Minsan nga, yayakapin mo pa sila. Kapatid, galing na ako dyan. Napagtagumpayan ko yan. Mapapagtagumpayan mo din. Amen? Amen? Di ba? Praise the Lord. Grabe. God is so good. Naalala ko din nung mga trials, grabe na. Pero parang, ay, hindi ko na babalikan kasi baka maiyak na naman ako. Okay? So in 2 Corinthians chapter 1 verses 2 to 4, ang sabi po dyan, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, from whom all comforts, compassion and the God of all comforts, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort of ourselves we receive from God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Diba? Kaya kung ikaw ay nakaramdam na ng discomfort, kung ikaw ay nakaramdam na ng any past experiences that you had, maaring naloko ka na, di ba? Niloko ka na, di ba? Maaring na ano ka na, natisod ka na, ano pa ba yung mga ganyan? Yung na broken hearted ka na, ano pa ba? Yung mga nalugi ka, yan, di ba? O kaya yung masama, yung tinrider ka, di ba? May mga ganyan pa. Come on, ang sabi ni Lord, I am the God of comfort. Thank you, Lord. You're so sweet, di ba? You're so sweet. Nung nag-iikot kami ng hospital at wala kami mapagdalang kay Pastor, tumingin ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Grabe talaga yung panahon na yun. Sabi ko, pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. He's the head of our family. Every time may problema kami, siyang problem solver ng family. Pero that time, everything was weight. The weight is on my shoulder. Hindi ko alam gagawin ko. Talagang nung tumingin ako sa kanya, sabi ko, pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo, sabi niya lang sa akin, okay lang yan. God is in control. And it really slapped my face. Alam niyo yung mga panahon na yun, parang that was the hardest. Tapos isa pa na na-experience ko, nung dinala yung mga apo ko sa ospital, na on the way, tumawag si Cheska. Ang sabi ni Cheska, Ma, sabi niyang ganun, si Judah nangingitim na, hindi na nagsasalita. Ay, grabe talaga. Yung pakiramdam ko doon, sabi ko, Lord, talagang hindi ko talaga alam ang gagawin ko. But praise the Lord, because He is the God of all comforts. Amen! Praise the Lord! The Holy Spirit is speaking into my heart. Kung sino man po dito, maring nasa on-site or mga nasa online natin, who are now in their desperate moment, if you are now in times of pain, kung may sakit ka ngayon na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa karamdaman mo, if you are now in a situation na wala kang magawa, maaring financial bankruptcy, maaring business bankruptcy, God wants to say to you that He is the God of all comforts. His loving embrace is upon you now. In the name of Jesus Christ. I love you. We love you. God loves you. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sa mga nasa online, mahal ka ng Diyos. Amen. Sige, come on. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Meron akong isi-share sa inyo na isang story, which I know you know this story, pero napakaganda niya. In Exodus chapter 14, verse 13, ang sabi dito, this was the time when Moses
together with all the Israelites are going to cross the Red Sea, okay? The Promised Land. Hinahabol sila ng mga Egyptians. And this was the time na hindi na alam ni Moses at ng mga tao ang gagawin nila. Ang sabi dyan sa verse 13, Moses answered to people. Na-imagine nyo po ba yung scenario na kung saan andoon yung mga troops, yung mga heavy armed with all those war chariots, with all those warriors of the Egyptians are heading towards them. And all these Israelites, these thousands of Israelites together with their family are crossing, tumatakbo. Tapos pagtingin nila, andyan yung dagat. Hindi nila alam ang gagawin nila. Tapos andito si Moses. Ang sabi ni Moses, Moses answered the people, do not be afraid. Ha? Ang sabi dyan, do not be afraid. Sabi ni Moses, siguro kung ako yung nandoon, paano hindi ako mag-afraid? Mamamatay na tayo. Ang sabi dyan, stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. And the Egyptians you see today, you will never see again. Hallelujah. Alam niyo nung nasa Egypt sila, nung sinasaktan sila, pinagtatrabaho sila, kaya nila, they can bear the pain. Diba? Kaya lang hirap na sila, kaya nga humingi na sila ng tulong sa Diyos. Diba? Sabi nila, Lord, for 400 years, we were slaves from generation to generation, and Lord, you have promised us. Pero nung ginawa ng Panginoon, niredeem sila, which is impossible to happen. Pero nangyari, sabihin mo nga, mangyayari, come on! Come on, speak it out. Sabihin mo, mangyayari. Amen. Alam nyo, may tatlong bagay na pinakita ang Panginoon dito sa story na to, or sa part na to ng Exodus chapter 14. And I encourage you also to read the whole chapter of, chapter 14 ng Exodus. Alam nyo po, tatlong bagay po pinakita ng Panginoon dito sa atin. Unang-una, be fearless. Sabihin nga natin yon, be fearless. Come on, church! Come on, speak it out. Be fearless. Ha? Ano ba ang natatakot ka pa sa ambagay, kapatid? Ha? Ang sabi ng Panginoon, be fearless. Do not fear. Number two, be still. Ha? Sabihin nga natin, be still. Come on, say it, be still. Ha? Stand by. Ha? And lastly, be watchful. Siya, sabihin natin, be watchful. Come on, ha? Praise the Lord. Amen. Unang-una ang sabi ng Panginoon, be fearless. You know why? Because that fear will paralyze you. Do not fear, ha? Do not fear. Don't fear because it paralyzes you. But rather, you must get in your knees and command the promises of God in your life. Hallelujah! Amen? Ito yung sinasabi nila eh, di ba? Nung ando na sila sa sitwasyon na yon. Anong sabi ng mga Egyptians? Anong sabi ng mga Israelites? Papatayin mo lang ba kami dito, Moses? Kulang na ba ang libingan sa Egypt? Ano ba ang gagawin mo sa amin dito, di ba? Pero anong sabi ni Moses? Do not be afraid. Stand still and see the deliverance of the Lord your God. Hallelujah. Amen. Kung ano man ang kinatatakot mo ngayon, ha? Though that fear will just paralyze you. Amen? Kung nag-aaral ka ngayon, ano pang kinakatakutan mo? Huwag kang matakot dyan. Amen? What is it so hard for you at this very point of time? God can make it easy for you. Simple lang, di ba? Simple lang. Alam ba ng mga Israelites na hahatiin ni Lord ang dagat? Hindi naman alam ng mga Israelites kung anong gagawin ni Lord eh. Ganon din sa atin. Hindi mo rin naman alam ang gagawin ni Lord bukas sa buhay mo eh. Can I hear an amen? Alam mo ba ang mangyayari bukas? Sa isang buwan? Sa isang taon? Hindi naman eh, di ba? Sabi ni Lord, do not be afraid. Hallelujah. Amen? Come on, ha? Elevate your faith in the Lord. Trials lang yan. Amen? Pagsubok lang yan, kapatid, pero malalagpasan mo yan. Amen? Do not fear because God got your back. Hallelujah. Amen? Alam mo, it's not a matter of question if you win or not. Because the victory is ours in the name of Jesus Christ. Amen? You want to see what will happen in your life?
Rude the Breed, the book of Revelation. Basahin mo yun. Pagdating ng dulo, panalo ka. Panalo tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on! Kaya itong pinagdadaanan natin, pinagdadaanan mo lang yan. Amen? Amen? Pinagdadaanan lang natin yan. Amen? And one day, everything, lahat, ha? Matutupad plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Amen? For God has not given us the spirit of fear and timidity, but has given us the power of love and of self-discipline. Amen? Yan yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So we should not be fear. Amen? Yan ang sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 7. Amen? So ulitin ko ulit yon. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, but of love, and of self-discipline. Praise the Lord. Amen? Thank you, Lord. Amen? So ang spirit of fear, hindi yan galing sa Panginoon. Itakwil mo na yan. Ialis mo na yan. Amen? Ilabas mo na yan sa lahat ng isaisip mo, sa salita mo. Come on, take it away. Amen? And let God come into your life and let God move in your life. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Nung ando na kami sa hospital, ang bill pala sa hospital, from time to time, sasabihin na sa'yo, nakakaganito ka na, ma'am, update ng payments. Ma'am, ganito na yung bill mo. With all those numbers that I am getting, alam nyo ba, sabi lang ni Lord sa akin, kung bahala dyan, anak. Di ba? Grabe po talaga yung miracle na naranasan namin doon. And then pag uwi namin, all is settled. Hallelujah. May pabaon pa si Lord. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Ito pong ating church facility, nung ginagawa ito, nung inestimate nila ganitong million. Pero nung ginagawa na, palaki na ng palaki. Anong sabi ni Lord? Okay lang yan. I got your back. Hallelujah. Sir CC, God got our back. Amen. Kahit anong mangyari, whatever news we receive, God got your back. Hallelujah. Amen. Hawak ka ng Panginoon. Huwag kang matatakot. Amen. Huwag kang matakot. Kahit anong mangyari sa paligid mo, kahit anong mangyari sa mundong ito, hawak ng Panginoon ang buhay mo. God got your back. Come on. Be fearless. Amen. Hindi ko to sinasabi, pero sinasabi ni Lord sa'yo, huwag kang matakot. Amen? Sige, sabihin mo, hindi ako matatakot. Come on! Huwag kang matakot. And then pangalawa, be still. Ano ibig sabihin ng be still? Be still in your faith, be still in your confidence, and be still in your faith in God. Maging still ka sa faith mo kay Lord. Maging still ka sa confidence mo sa Panginoon. Your confidence must be in God alone. Amen? And of course, your faith in the Lord. Yan yung kailangan maging still. Sabi ng Psalm 46 verse 10, He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Alam niyo po ba ibig sabihin ng still? Mahirap maging still. Yung nakatayo ka lang, tapos hindi ka gagalaw. Diba? Stand by. Mahirap yun. Carol, naranasan mo na ba yun? Diba? Pag nag-a-usher tayo, tapos nakatayo ka lang, hi, pasok ka lang, pasok yung mga tao, diba? Yung mga tao nakaupo na, yung mga marshals natin, di ba? Mga nakaupo na yung mga tao, pero ikaw nakatayo ka pa rin, still, di ba? Mahirap yun. And you know what? When we are standing still, it requires decision. Church, listen. It requires choice. And it also requires action. It is believing that everything that God has said is true and alive. Hallelujah! Di ba? Yung pang tipong ang gulo-gulo na, pero the simple act that you can do is just to walk away, turn back. Di ba? May mga taong ganyan.
or I must say, may mga Kristiyanong ganyan, na sa oras ng problema, sa oras ng kahirapan, their decision is not to stand still in the Lord, but to turn their back from the Lord. Pero wala naman tayo mapupunta ang iba. Meron ba? Maliban sa presensya ng Panginoon, may makakatulong ba sa atin maliban sa Diyos ng higit-higit? Come on, say it! Sige, magtampo ka kay Lord. Bakit? Saka pupunta? Ha? Wala naman eh. You know what? Instead of turning back from the Lord, instead na manghina ka spiritually, come on! Serve God! Diba? Anong gagawin mo? Mas lalo kang magpakatatag. Mas lalo kang mag-commit. Amen? Mas nahihirapan ka, mas lalo kang magtodo-todo sa Panginoon. Nahihirapan ka, mas lalo kang manalangin. Hallelujah! Amen? That must be our response. We need to be still. Naalala ko si Nanay at his very last breath. Anong sabi niya sa akin? Anak, naghiwalay kami sa Commonwealth Hospital the night before she died. Sabi ko, Nay, hindi ako makakatawid kasi yun yung time na hinaharang sa boundary. Pag nakatawid ka, hindi ka na makakabalik. Sabi ko, Nay, hindi na kita mahatid sa bahay, ha? Sabi kong ganun. Alam mo, sabi ng nanay ko, okay lang anak, kaya ni Lord yan. That is standing still. Na alam mo that the end is near. You know na ilang oras na lang. You know na ilang time na lang natitira. But you will stand still in the Lord. Amen? Na kahit anong paghihirap ang naranasan mo, nararanasan mo, you will stand still in the Lord. Amen? You will stand still and have that faith in the Lord. Amen? May mga panahon talaga ng paghihirap. May mga panahon talaga ng testing of faith. But God is with you. Church, God is with you. Amen? God is with you. Hallelujah. Ano sabi doon? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Sabi diyan, put on the full armor of God so that you may take stand against the devil's schemes. Whatever the plans of the enemy in your life, you need to be still and see the deliverance of the Lord. You have to be watchful, mga kapatid. Tingnan mo, ha? Unang-una, huwag kang matatakot, ha? After na hindi ka matatakot, stand still in your faith in God, ha? Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Huwag kang titigil mag-devotion. Come on, church. Huwag kang titigil mag-covenant group. Huwag kang titigil umattend ng Sunday service. Huwag kang titigil magbigay sa Panginoon. Ha? Actually, kung mas kipit ka, mas lalo kang magbigay. Amen? You will give God the reason to bless you. Hallelujah! Are you with me, church? Amen? Ganon, di ba? Ganon dapat tayo. You have to see and be watchful and see the deliverance of the Lord. Babalikan po natin ito before we end. Balikan po natin yung Exodus chapter 13. 14:13, nasabi po dyan, Moses answered to the people, ito po yung tatawid na sila. Ano sabi ni Lord? Sabi ni Moses, do not be afraid. Hallelujah. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord that will bring you today. Not tomorrow, church, but today. Amen? Sabihin mo nga, I receive. I receive. Praise the Lord. The Egyptians you see today, you will never see again. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord, church! Alam nyo ba yung Egyptians na yan? Yan yung umahabol sa mga Israelites. Yung Egyptians na yan, yan yung mga nagtatangkang pumatay sa mga Israelites. Those Egyptians are the cause of their troubles, are the cost of their pain, are the cost of their problems. At ang sabi ni Lord, the Egyptians you see today, you will never see again. Praise the name of the Lord. Let's all bow down our heads. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, increase our faith in you more and more, believing what you have said, that we should not be afraid. Lord, madami pong mga news, marami pong nangyayari, magkakaroon po ng election, marami pong kaguluhan, marami pong mga hindi normal na nangyari sa kapaligiran. But Lord, we receive your word today, O God, that we will be fearless. Hallelujah.
that we will stand still in our faith in you. We will not be moved. Hallelujah. And we will be watchful. And we will see right in front of our eyes the deliverance that you will do in our life today. And it is all for the glory and honor. Hallelujah. For God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. God bless you, church.